Hello guys, so ang recipe natin ngayon is simple ang pagluluto ng puto, yung medyo matamis-tamis na puto. So andito yung mga ingredients natin. Meron tayong all-purpose flour, ayan, meron po akong 2 cups kasi ang recipe usually is 1 cup lang pero ang ginawa ko is 2 cups na. Then yung 2 cups, meron po tayong 2 tablespoon ng baking powder and ito po is 3/4 cup ng brown sugar. Pwede rin yung pong dadagan kung gusto nyo medyo matamis. Tapos meron tayo dito 1.5 cup ng evaporated milk. So yan po ang mga basic na kailangan. Then kailangan po natin din ng 2 regular size egg sa ating 2 cups ng flour. So let's mix and i-steam po natin. Ibigay muna natin yung all purpose flour. Ito 3/4 cup ng brown sugar. 2 tablespoon ng baking powder. Then, alright, so ito po yung 1.5 cup of evaporated milk. Ang gamit ko is Carnation. Alright. Then, ito po mga gamit ko dito is improvised lang. Hindi siya totally na gamit kasi wala pa akong mga gamit dito sa Cambodia. Hindi ako nakabili pa. So, 1 egg and 2 eggs. Alright. So yan. Mix po natin siya. Pwede rin po lagyan nyo ng cheese to. Depende po sa inyo. Sa akin kasi wala akong nabiling cheese. Kasi laging nauubos dito sa mga Filipino store na malapit sa sa bahay ko. So, yan po muna. Pwede nyo, kung gusto nyo may cheese siya, bumili kayo ng cheese, tapos grate nyo siya, tapos saka nyo i-halo dito, tapos mag-separate kayo ng na-cut para dun sa toppings. Ang gusto nyo yung lagyan ng cheese. So, ito. Wala rin ako mga gamit dito guys na spatula. Ganyan. Kaya kutsara lang ang meron ako. Ganyan. Ito yung kumbaga double recipe yung ginawa ko. Ang single recipe kasi is yung 1 cup lang. So, ito naman is 2 cups para medyo mas marami siya. Haluin ng haluin hanggang sa mawala na yung mga nabuo-buo na flour. Wala rin kasi akong muna shifter. Ayan, yung paglalagyan natin, lagyan natin ng butter. I-greasing muna natin siya. Lagyan natin ng puro mga improvise ang gamit ko guys.
Alright. So after natin mag-grease, transfer naman natin yung minalo natin na pang putos. Tansahin lang yung dami guys kasi gusto ko super mag ayan, so nakabuo tayo ng yan, sa maliit tapos medyo mas malaking ano, container. So yan po yung steam natin. Ito po yung steam natin. So gawin na natin yung isa. Ayan, so ito na yung improvise natin na steamer. Alright, so alright, so ito na yung pinukuluan natin guys. Ayan. Next, ilalagay na natin yun. Ayan. Then, lutuin natin siya ng 12 to 13 minutes. So, orasan natin. So 48 maluluto siya ng 7 p.m. Right, so antayin lang natin guys. Yan guys, habang nag-i-steam kayo, so dapat mag-set kayo ng alarm para huwag yung bukas ng bukas, kasi yung init ng steam pag-i-steam sa kanya at habang nagra-rise siya, hindi pwede yung bukas ka ng bukas. So, kailangan, after 12 minutes ka lang na mag-check. Then, ang pag-check niyan, kuha ka ng toothpick o kaya nung mga stick na ano, tutusukin mo siya, then pagka, pagtanggal mo yung stick at may lumabas na ano, may sumama na nung ginawa natin, hindi siya malinis, ibig sabihin, hindi pa siya luto, hindi pa luto yung gitna niya. So, kailangan, mag-additional ka pa ng 2 to 3 minutes pa. So, balik mo siya or takpan mo siya ulit. Then, antayin mo nung 3 to 5 minutes. 2 to 3 minutes para totally siyang maluto yung loob niya. So, ganyan muna. Ayan, so 12 minutes na guys. Then, check natin. Ayan, so lumobo na siya. Ayan, tingnan natin yung loob. So, meron pang medyo natitirang butter. Ayan, so takpan ulit natin. So, magkantay pa tayo ng 2 to 3 minutes pa. A few moments later. So, ayan guys. Nakalipas na yung 2.5 minutes natin. So, magti-try na siya. At hahanguin na natin. Alright? Yan.
So, kailangan natin ng ang ipit. Lagay na rin natin tong isa. Ayan. So, another 12 minutes para dyan. Right? Alright guys, so check natin. Ito na yung unang niluto natin. So, para makita natin is mainit pa. Okay, and right, so tingnan natin alright, kinamay ko na guys. So, eto na guys yung niloto nating puto na gamit yung mga improvised lang na. So, titikman natin. Mainit pa. Mainit. Ayan. Sarap, tama lang yung tamis niya para sa akin. Kasi, yun yung timpla ko. Gusto ko ng hindi ganun katamis na puto. So, ayan guys. Masarap. Alright, so i-try nyo din sa inyong sariling version kasi ito, kumbaga, ni-revise ko na lang yung mga ibang recipe ng puto gamit yung kung anong meron akong mga gamit dito na mga available. Tapos wala nga rin akong steamer, kaya yung steamer ko is improvised din siya. So, parang mapapakain ako ng marami. Sakto-sakto yung pagka-smooth at manamis-namis. Hindi siya totally matamis. Napaka-smooth na guys. Masarap. So, yan hanggang sa susunod na video po natin. Alright, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel for more videos. Alright, so, hanggang sa muli. Paalam!